ng Mighty Kenzo Super Ingo noong 2006. Nagtuloy-tuloy ang pag-usbong ng kanyang karera at mas mikit pa sa roles niya sa Maria Ferdinand, With Kids, Stairway to Heaven, First Time, Ilyang Karubin, at Mean Hearts kung saan nakatambal niya ang sikat na kalawin na si Barbie Forteza. Bagamat isa po yung nasa showbiz hiatus, he still appears on television from time to time while also maintaining his focus on his studies. Live ngayon sa Coffee Break, please welcome Joshua Janicio. Once again, please welcome Mr. Joshua Janicio! Yes. So, syempre bago ang lahat, kamusta ka naman Joshua? Kamusta naman yung pagpunta mo dito sa UE? Traffic ba? Hindi naman masyadong traffic kasi medyo maagami para ayoko kasi maliit kasi tsaka kinita rin yung kaibigan ko. So, maaga naman kami dito. Actually, alam ko 5 tayo, excited na ako kanina. Handa-handa na ako kanina. Medyo nakabanto yung ngayon. Gaya nga na sinabi ko kanina, parang kasabay na rin natin tumanda si Joshua, di ba? And we've seen him grow from his Super Ingo days to the man that he has become today. And since we're being nostalgic na rin na, why don't we do a little throwback of his career path? Narood kasi ako dati ng first time nila ni Barbie and if I'm not mistaken, Jake Vargas, right? No. Pati yung ano, Pilyang Herobin, wow! Pilyang Herobin, nakapanood ko yun dati. Tsaka yun nga yung Twin Hearts kasi parang, ang saya kasi parang pang ano siya, pang during that time, parang akma siya dun sa age namin. Oh, tsaka meron yung movie, di ba? Twin Academy. Ayun, ano, Josh B talaga. Alam mo yung ano, talagang nakakakilig sila. Up until now, parang nag-expect pa ako na sana meron pa. Ah, meron pa ako isa. Siyempre yung nag-viral. Tanayan niyo ba yung ano, yung pa-Jenny-Jenny ka ba? Jenny-Jenny ka ba, Jen? Alam niyo ba yun? Alam niyo ba yun? Di ba, ano, parang viral na sa internet. So, ano yung masasabi mo about dun sa kumahalan ng video na yun? Masasabi ko lang, sana nagpag-upit ako nun kasi mahaba nung buhok ko doon. So, paano ka nag-start sa pag-artista? Sige, siguro paano mo mag-start? Mm-hmm. Nag-start ako sa commercials talaga. Kasi yung family friend namin, madalas siyang mag-commercials. Yung anak niya pala. Tapos kaibigan na family friend niya namin. So parang niyaya kami na baka gusto kong mag-commercials. Tapos nag-try ako mag-VTR sa Makati. Kaya dati nung bata ako, madalas kami sa Makati nag-VTR. Pero hindi ako masyadong kinukuha sa commercials kasi maliit yung mata ko. Ayaw nila ng maliit na mata. Gusto nila yung sarap! Ganun. Yun yun ang gusto nila kaya sobrang tumulto sa commercials kaya pag tayo mag-commercials kasi ayaw nila ng singkit sa commercials, gusto nila malaking mata para masarap na sarap talaga. Masarap talaga ng malaki. Ayun, doing commercials tapos parang may nag-offer sa akin na parang mag-workshop for Sineskwela sa ABS. Yun ang first parang TV show ko, Sineskwela. And then, tuloy-tuloy na guestings ng mga maalala mo kayo, Once Upon a Time. Actually, hindi ko alam kung anong channel ngayon sa TV, yung parang nag-preplay sila ng mga lumang episodes ng Jimmy TV. Yun, nakikita ko paminsan, nakikita ko yung mga lumang episodes ng Once Upon a Time doon, nakikita ko. Nakakatawa kasi. Masaya yung part na yun nung bata pa ako. Siguro mga ano, nag-start ako ng commercial 6 sa Sineskwela 7. So, yun, ganun, 6 years old or 7 years old. Pero nasa plan mo naman or accidentally din yung pagka? Wala talaga sa plans na mag... Ayun nga, kasi nga parang tinry lang namin mag-VTR, tapos nakuha sa commercial mga couple of times. Tapos biglang na-invite na for show. Tapos parang tuloy-tuloy na parang hindi ka naman siya nung bata. Siyempre 6 years old pa lang ako, hindi ka pa naman alam talaga kung ano yung gusto ko. Parang ayun, doon ako lumaki. Parang yun na yung nakasanayan. Ayun nga, as yung sinabi mo kanina na nag-start ka bata ka pa lang. So, paano ka nag-cope up considering na nag-start ka ng bata ka pa? Siguro, wala akong masyadong coping na ginawa kasi nga, ayun nga, doon ako lumaki. So parang actually, hindi ako walang masyadong adjustments kasi nga parang feeling ko nasanayin na nga ako. Kasi parang siguro kung
siguro kung lumaki ako ng normal na, I mean, hindi normal, I mean, hindi nag-artista, alam mo yan. Medyo abnormal pala ako ngayon. Ayun, kung siguro hindi ako nag-showbiz, tapos ngayon ako nag-showbiz, siguro medyo maninibago, pero dahil nga medyo maaga ako nag-start, wala masyadong adjustments. Siguro adjustments ko na after showbiz. So ayun, diba syempre sa pag-showbiz, may nakuha ka din pera, may na-earn ka. Yeah, so nung ano, nung, sige, yung first salary mo, ano yung binili mo nun? Binigay mo ba siya sa mami mo? Ang or first salary ko kasi, wala pa akong masyadong control kasi nga yun nga, 6 or 7 years old na lang. Kaya pero, ang first salary ko, ang anong naalala ko, nakabili ako ng Hot Wheels. Mm. Ganun lang ka talaga kababaw yung kaligayahan ko dati. Ipapabili lang ako ng mga Hot Wheels every, ano, meron akong ano, trabaho, tapos papabili ako ng Hot Wheels. Kaya, ayun, tumanda ako na nagkaroon ako ng collections ng Hot Wheels. Pero ngayon, hindi naman siya. So sa lahat ng project na ginawa mo, ano yung pinaka-favorite mo? Pinaka-favorite ko is... Kaya ba isa lang? Pwede yung ano? Kahit ano yan, kahit teleserya mo. 132, gano'n. Hindi kasi, actually, masaya yung face ko ng showbiz during yung Super Ego and Kung Fu Kids. Ewan ko kung alam na yung Kung Fu Kids. Yes. Masaya yung face ko ng showbiz kasi parang, yun nga, magkaka-barkada talaga kami. Tapos naglalaro lang kami sa set. Almost naglalaro, pero syempre kailangan sila sa set. Pero yung behind the ano, camera, sa standby area, ayun nga, parang sobrang kasi magkaka-age kami. And bukod doon sa Kung Fu Kids and Super Ingo is yung Twin Hearts niya. Ayun nga. Sobrang... sobrang saya ng Twin Hearts kasi nga... Kumbaga, ang sarap kasi parang... Actually, parang yun yung naging parang barkada ko. Kasi nga, wala akong barkada sa outside showbiz. So parang sila yung naging barkada ko na pala. So sa lahat ng awards na natanggap mo, ano naman yung pinaka-favorite mo? Lahat? Dalawa lang yung awards ko? Sige, favorite mo nalang dalawa. Sige, yung pinaka-favorite. Yung pinaka-memorable na lang na award. Ang pinaka-memorable ko is yung... Wait lang, baka kasi hindi niyo alam kasi may award ako dati sa PMPC. Actor for TV show, gano'n. Love kasi, it! Love it! So ayun, syempre alam naman nating lahat na may mga nakatambal si... Oh, medyo kilo. Joshua. Mga? So ayun, sa lahat ng mga nakatambal mo, sino yung favorite mo? Or yung masaya na nakakasama mo talaga, gano'n? Ma? Hindi kasi si Barbie talaga yung pinakamatagal ko nandun mo. Totoo naman kasi talaga siya yung pinaka talaga mahabang love team na na. Kasi before kasi wala naman kasi masyadong love team nung sa ABS pa ako. Nag-start lang yung love team ko anong nag-GMA na with Barbie. Yeah. Una Barbie. Nauna sila bago ang Katiel, JD, Natay, Squen. Fruits. Ito, syempre, alam ko, sabi mo nga kanina marami kang naging kaibigan sa showbiz. So, sino yung pinaka, parang tinuturing mo na best friend? And ano yung pinaka-memorable niya na moment together? Pinaka-best? Aside from Barbie, syempre. Yeah. May na Yasi. Wala. Favorite ko yun si Yasi. Oh, kasi sumasali siya sa fans club ni Yasi. Namukin ako! Yasi daw na ba daw? Basketball kayong pala. Basketball player. Muna Yasi natin. Ito, no way back. Sino yung pinaka-favorite ko? Parang siya yung best. Wala ko masyadong naging best friend talaga sa showbiz. Diba syempre ang showbiz, hindi yan laging masaya lang. Ano yung mga naging struggles mo when nasa showbiz? Struggles? Sa umpisa,
siguro para familiar naman lahat sa ano sa mga haters, bashers, and yung noong isa ayun medyo yun yung medyo doon ako nahihirapan. Parang oh, parang na, ano ko lang, hindi lang mapaniwala na may mga taong ganung kagalit sa akin. Pero parang madali naman, parang ano nga lang, hindi ko lang pinapansin. Pero other things na parang mahirap sa showbiz is yung pag parang may at some point may may inggit ka sa mga ibang mga childhood friends mo. Na nakikita mo. Ako talaga mag-a-upload. Iba yung ginagawa nila. Although parang masaya naman kasi iba pa rin yung may mga childhood friends na tumanda kasama mo talaga, nag-grow. May mga na-miss ako ang part ng normal na buhay siguro. Yun yung nalita ko. So ayan, we all know naman na you've been on the showbiz hiatus for years already. So although you still appear on television from time to time, we still can't help but ask this question. So, what made you decide na maglaylo muna sa showbiz? Meron bang pinaka main reason kung bakit tumigil muna sa pag-showbiz? Actually, wala siyang main reason. Mas more accumulated reasons. Kasi merong, nandiyan nga yung parang ang dami kong feel ko na namimiss ko na medyo hindi na fulfilling yung pakiramdam. Gusto ko marami pang parang hindi yun yung gusto ko lang maging path ng future ko. Parang gusto kong mag-aaral. Kasi parang feeling ko doon ko mararamdaman yung fulfillment. Saan ka ngayon nag-aaral? Saka anong course? Mapua University. Mapua! Mapua Industrial Engineering. Engineering! Guna talaga ka-engineering! Totoo-tawa sila. Ang buhay mo from yung sa mismong talagang active ka sa showbiz din yung mas prioritize mo yung studies mo? Siguro ang transition ko lang eto pag kasi etong kasi Jello siya ang ano ang kasama ko first year ako sa Mabuha. Siguro ang transition ko lang paano ko sila tuturuan ng pagkunyari kasama ko sa labas paano sila yun lang siguro paano ko sila i-orient na oh ganito pag may nagpa-picture huwag nyo nang aasarin huwag nyo nang ganyan ito naman naman picture ganyan pero sa school naman kasi wala naman masyadong adjustment siguro nasanay na rin sila sa amin dun sa school so parang hindi naman ako actually siguro kahit magtanong kayo sa school hindi nila alam na artista ako wala nakakilala siguro sa amin sa school. Kasi iba yung tsura ko sa school. Hindi kasi naka sobrang ano lang ako. Pero are you happy naman? Na mas naman sobrang. Siyempre at the end of the day, parang yung happiness pa rin naman natin yung ano, di ba? Yes, pagaya nung sa'yo, hindi mo masyadong nakita yung purpose mo siguro sa showbiz. Mm-hmm. And mas madami ka pang gustong gawin. Oh yeah, syempre meron din naman tayong choices na dapat pag pumili tayo ng choice, dapat alam natin kung saan ito patutungo, kung makakabuti pa ito sa atin o hindi. Di ba, partner? Since napag-usapan nga natin na ang viewers natin ay puro millennials, ano namang masishare mo sa kanila na dun sa na lesson mula sa naging experience mo sa showbiz, ganun. Or even in real life? Siguro ang lesson ko is siguro on my personal experience na lang nga para sa akin hindi kasi iba kasi parang pangarap nila ngayon gusto nilang sumikat ganyan marami ba kasi parang iba parang narinig ko gusto kong sumikat ganyan gusto kong mag-artista ganyan oo kasi Actually, minsan, kaya iba parang minsan may mga na-depress.
yan, may mga depressed, may mga na sobrang discouraged na sobrang down nila kasi nga parang dati parang sobrang sikat nila tapos bilang mawala sila. Kasi hindi maiiwasan sa showbiz yun talaga na mag-iiba yung lighting ng mass. So hindi mo mabibis talaga lahat eh. Kasi sa showbiz nga, mabipressure ka na parang lahat kailangan mo i-please. Tapos sisisihin mo yung sarili mo dahil hindi mo magawa. So parang mahirap siya emotionally and mentally. So parang kung hindi sila prepared for that, huwag na lang siguro. Kasi yung showbiz parang ano din siya, no business. Business. Gusto mo ba talaga mag-showbiz? Oh, pero parang more than business nga siya. Kasi parang hindi lang siya, minsan yun, di ba business, mga trabaho lang, walang personal. Pero minsan sa showbiz talaga, minsan. Sa showbiz kasi hindi tuloy-tuloy yung project. Yun din. Kumbaga, walang stable sa showbiz. Parang halos tugal lahat lagi. So parang nakakatakot din. May pahabol ako. Kasi kanina ano eh. Naririnig ko na to sa viewers natin. May isang tanong lang ang viewers namin. May nagpapatibok na ba ng puso ng isang Joshua Junicio? Meron naman siyempre. Ayan, hopya kayo. May mga abangers dyan lang. Okay lang po. Love it, love it daw. Still love it. Ayan, dahil love it nyo si Joshua Junicio. Maglalaro tayo. May game po. With Joshua Junicio. So, itetest natin yung acting skills ni Joshua. So, ang game natin ay tatawagin natin Nice Camera Arte. Ayan. So, mag-play kami ng video dito. And then, i-act nyo lang siya. Ano? Re-enact. Simple lang yung game natin. May mapalabas kaming eksena from Joshua's project. Tapos, re-re-enact niya siya with yung pinakamahusay yung pangmalakasan na acting niyo. Ikaw na Maha. Ikaw na Maha. Tahimik para marinig yung lines. Siyempre si Joshua, si Janoy. Lights, camera, arte! Boy. Ang sigun siya na. May sakit. Mahal mo pa ba ako? Diba ganun? Ay, mahal mo pa ba siya? Mahal mo pa ba ako? Happy birthday lang, loves. Direct. Agawin nga. Ay, mahal mo pa ba siya? Ayaw ko na, ito ka nasasaktan. Wait lang. Wait, kaya nito yung screen? Ayaw ko na maganda. Okay, 3, 2, 1, go. Ayaw ko na nito. Kung masaktin mo na ako, hindi mo na makita. Ay, kala ko ano? I'm sorry. Alam kasi na ba yan ang galing ni Joshua Junicio? Ito yung kinakwenta namin kanina. Itong scene na ito. Panoorin natin. Jende! Jende, panoorin mo muna. Ayan na. Tawag, ang kalingin mo kasi. Ano pa rin ito? Lagot ka! Siyempre, miss na hit eh! Comment ka ng comment sa post ko! DJ! CJ na lang siya! CJ! CJ, sorry, naka-block ka kasi. Check ka lang!
saktan mo ulit ako. Siguro tama na ang minsan. Joel. Okay, Kat. Okay, ang galing. Talagang sinabayan ang isang Joshua Jonation. Saba dahil hindi nalingan niya, bibigyan ulit natin siya ng spotlight. Ngayon, ikaw naman si Team Post Romana. Play natin. Tapos ikaw po, Joshua Garcia. Tama na! Di mo nakikita na natawa ko si Mami sa inyo? Lights, camera, arte! Umiiyak ka, di ba? Kala ko may sliding door na kinakasama. Ikaw yung padlock na hinahanap ko. Tama na, tama na. Go na. Lights, camera, arte. Sino ka? Sino kayo? Ma, tama na. Tama na tong pagpapalabas na to. Limayo ka. Nay, tama na. Joe, manahimik ka. Lumayo ka! Ay, tama na, nasasaktan si Mami. Mami la. Sorry. Nasasaktan na si Mami la. Tumahimik ka! Tumahimik ka! Batikilan mo na ngayon pagpapa! Pagpapaano? Pagpapanggap mo! Lumayo ka! Fan who grew up watching and looking up to you. Syempre, for us, we wish you all the best. And your future endeavors. Syempre, I would just like to thank you, Joshua, for sharing your story to us. We really learned a lot from you. And really, thank you for sa mapay na pumunta dito sa aming coffee break. Thank you so much. Thank you. You really are an inspiration to us. Especially us youth. Not only in career, but also in life in general. Yeah, thank you so much. So once again, let's give it up for Joshua Janisha. Thank you so much. Thank you. Would you like to vlog something? May mga show ka ba? Hindi, wala naman. Gusto lang din magpasalamat for inviting me here. Thank you. Masaya kasi nakapag-share ako ng mga opinions ko and at sana may nakuha rin kayo sa mga nasabi ko. May meron sa akin. Thank you so much. I hope you enjoyed the video and please like, share, and subscribe and click the bell down below if you liked the video though. If you hate it, it's fine. Thanks for watching. Bye!